What's up mga ka-CR for today? Dalawang linggo na lang at panibagong taon na. Pero bago niyan, ngayong Lunes, ako po muna inyong mga kasama at magkwentuhan po tayo. Post your comments sa ating chat box at mababasa namin yan dito sa ating programa. Muli, ako nga po pala ang kapatid na Haji Rieta, ang inyong pong host the entire week. Kaya naman tumutok lang at manood sa ating programa para naman meron tayong bagong source of inspiration this week. Sino po ba ang hindi ka sineseryoso, kapatid na Haji? Aabangan namin ang name drop na yan mamaya sa pagbabalik ng CFO Today! Saan kaya abot itong 50 pesos na to? Usong-usong ngayon ang tinatawag nilang turu-turu o karinderya. Kahit saan ka lumingon ngayon ay may makikita ka. Takbuhan ka ng marami dahil sa murang halaga ay makakabili ka na ng ulam at kanin. Minsan may kasama pang sabaw, hindi po ba? At kung minsan ay may pasobra pang soft drinks. Kaya tara po, samahan niyo po kami sa pinakasikat at masarap na karinderya dito sa Bagong Pag-asa. Tara po! Ako nga po pala si kapatid na Henry Galang sa Kapisan ng Buklod. Tara po, samahan niyo po ako sa aking karinderya. Nung wala pong pandemya, nagtitinda po ako ng lugaw na nakabike. Halos umiikot po ako sa barangay, pero napansin po ni Mrs. na dagdagan ng aming benta. Nagtayo po kami ng karinderya, katuwang si Mrs. na siya po ang tagapagluto at ang aming mga anak. Sa pagkakaroon ng ganitong business, kinakailangan may passion ka at masaya ka sa ginagawa mo. Kailangan din mabilis ka, flexible sa lahat ng bagay, gaya nating mga Pilipino. Para bumalik mga customer, kailangan quality ng food, masarap, malinis, maayos at pagiging approachable natin sa kanila. Kahit saan tayo tumingin ngayon, may makikita tayong karinderya o tinatawag nilang turuturo. Sa ganitong business, may intutulad natin nito sa totoong buhay. Kailangan mabilis tayo, kailangan matatag tayo, kahit na hindi ganoon kadali dahil sa maraming kompetensya, maraming pagsubok, dapat tayong anda sa lahat ng sitwasyon. Maging masipag sa lahat ng pagkakataon at kung hindi, maganda ang kitang sa araw nito, bawi kinabukasan. Ganon din sa hamon ng buhay, dapat mabilis tayong lumakad pasulong. Sa pagpapatuloy natin sa pamumuhay, lalo na sa gitna ng pandemya, gaya ng karinderya na takbuhan ng marami. Ika nga, dahil ngayon kung saan ka dumaan ay makikita ang mga pagiging matibay at matatag. Ang pagiging madiskarte ay isang susi upang mapagtagumpayan natin ang hamon sa buhay. Mahirap sa umpisa, pero dahil sa pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos, makakaya nating lagpasan.
At bilang honor, napatunayan ko ang pagtatagumpay ay nagsisimula sa pagtutulungan ninyong mag-asawa maging masipag at magkaroon ng tiwala sa sarili na makakaya nyo at mapagtagumpayan ninyo. Dahil kung kinaya ko, alam kong kaya nyo rin. Kaya mga ka-CFO today, karinig nyo na yan. Natakam ba kayo mga ka-CFO today? This is another business that proves that food brings people together. Yan na nga ang nangyari sa family business ng ating guest today. Ako po ang kapatid na Mian De La Cruz at sana ay na-inspire kayo na maliit man o malaki ang business, ang mahalaga, masarap ang samahan. Kaya, karirin nyo na yan! Bye! Sa mga health conscious dyan, alam nyo ba na ang ampalaya ay maraming health benefits? Ayon kasi sa mga pag-aaral, nakatutulong ito to reduce blood pressure and it also helps in reducing weight. Kaya naman, huwag ismulin ang wonder food na ito. Alamin natin kung paano pa ito mapapakinabangan dito lang sa This Is Eat. Mahilig ba kayong kumain? Aba, sandali lang. Hinay-hinay lamang po. Basta usapang pagkain, hindi mawawala ang appetizer. At dahil kilala ang Bulacan sa dami nitong gulay, ang iba ginamit ng atsara. And speaking of gulay, bagamat bitter, ibibida pa rin natin ang ampalaya. Presenting ang ampalaya atsara. Ang ampalaya o bitter gourd sa Ingles ay mayaman sa calories, vitamin A, vitamin C, potassium, iron at zinc. No wonder kung bakit highly recommended ito ng maraming health experts. At dito sa gulayan sa bakuran ni kapatid na Enrique Rodriguez, kaanib sa kapisan ng Buklod mula sa distrito ng Bulacan North, mamimitas tayo ng ampalaya para sa gagawin nating atsara. Ampalaya, sibuyas, carrots, bell pepper, bawang, pamintang buo, luya, suka, at tubig. Ready na ang mga ingredients para sa gagawin nating ampalaya atsara. Ang atsara ay isang paraan ng food preservation. Kadalasan itong nilalagyan ng suka upang lalo itong tumagal. Pinaniniwalaang dinala ito ng mga Indian sa Pilipinas dahil sa kanila namang pagkain na atsar, pronounced as atsar, o pickled vegetables and fruits na kalaunan naging atsara. Hiwain ng maninipis ang ampalaya, pwede rin naman itong i-grate kung gusto nyo. Hugasan ng mabuti sa asin, pigain, hugasan ulit, pigain at i-drain, and then set aside. Magpapakulo tayo ng tubig, isasabay na din natin ng suka, lalagyan ito ng paminta, asin at asukal. Haluin ito hanggang sa malusaw ang asukal at asin. Pwede na natin itong ilagay sa jar o sa garapon. At habang inaantay natin ang ating finished product, ang kapatid na Enrique ay tunay na maaasahan din sa kapisanan. Sa katunayan, ilang aktibidad na rin ang kanyang dinaluhan kung saan makikita ang kanyang kasiglahan. Kaya naman kapatid na Enrique, ikaw ang aming bida! Narito na po ang ating finished product. Oh ayan, bitterness has something to do good din. Pero remember, huwag masyadong bitter. I mean, sa pagkain na mapapait tulad ng ampalaya. Ako po ang kapatid na Pauline Reyes. Until next time, dito lang sa This Is Eat. Sa halos 2 taong pandemya na nararanasan ng mundo, isa ang mga teacher sa pinaka naapektuhan. Pero sa kabila nito, pinakita at pinatunayan ni Teacher Arnel Martin na walang anumang makahadlang sa pagtupad ng profesyong kaniyang sinubaan.
alamin natin mula sa distrito ng Camanava at maging inspired today sa kanyang istorya. Ako po si kapatid na Arnel Martin mula po sa lokal ng North Diversion, distrito po ng Camanava. Ako po ay isang guro sa pagsamba ng kabataan at isa pong mga awit. Ako po ay kasalukuyang nagtuturo sa East Bagong Barrio Elementary School. Isa po akong grade 5 teacher. Noong bata pa po ako, gusto ko na po talagang magturo. Kapag naglalaro po kami ng mga kasama kong bata doon sa bahay po namin, lagi po kaming nag-aaral-aralan at ako po yung tumatayo bilang kanilang guro. Pero nung high school po ako, doon po mas lumawak po, dumami yung mga choices at nalimutan ko na po yun. Pero nung third year high school po ako, meron po akong isang teacher na ang galing po at doon po namin na intindihan lalo yung English. Kaso sa kinasamaang palad po, in the middle of school year, bigla po siyang nawala na hindi man lang po siya nagpaalam sa amin. Nalungkot po yung klase namin kasi bigla pong nagpalit ng teacher. Kaya po, yun po yung naging dahilan kung bakit po ako nag-teacher. Sabi ko po, ayaw kong matulad dun sa mga teacher na nabiglang nawala in the middle of school year. Sa totoo lang po, mahirap po na mag-aaral ka at may tungkulin ka. Kasi po, madalas nagsasabay yung mga gawain. Pero buti po, at nag-aral po ako sa New Era University, na doon po ay napaka-peaceful ng environment po. Mapapalapit ka po talaga sa tungkulin mo. At lalo na po sa pamamahala. Kaya po naging madali yung pag-aaral ko. During the time po na nagpre-prepare na for board exam, doon ko po naranasan yung napakahirap na sitwasyon na kailangan mong pagsabayin yung tungkulin mo, yung pagtatrabaho mo, at ganun din yung pagkahanda mo para sa darating na board exam. At kasi during weekdays naman po, nagtatrabaho naman po, kaya napakahirap po during those times. During weekends po, hinahati po natin yung oras natin para sa pagtupad, ganun din sa pagre-review po. Sa umaga po, gigising po ng madaling araw para tutupad sa bilang mga awit. Pagtapos naman po nun, tutupad naman po para sa pagsamba ng kabataan. Actually po, ang schedule po nun ay from morning 8 o'clock to 6 o'clock. Pero absent na lang po muna sa review para po makatupad. Pagtapos po ng tupad sa PNK, magpapahinga lang po saglit, kakain lang po, dediretso na po agad sa review center. Pagtapos naman pong magpunta sa review center, nagmamadali lang na rin po. Kailangan alas 4, nakaalis na po ako sa review center. Dahil mga alas 6 naman po, ay may ensayo naman po sa mga awit. Sobrang hirap po nung pagkakataong pong yun. Pero dahil po doon, lalo naman po akong nagtiwala at lumakas po yung pananampalataya ko. Kasi sa mahirap na pagkakataon po na yon, doon po ako lalong pinatnubayan ng Ama. Doon po lalo po siyang nagpakahayag kung gano'n niya po kami inaalala, laging tinutulungan at siyempre po, sabi nga po, unahin mo palagi yung tungkulin mo. Unahin mo palagi ang pananagutan mo sa Ama. Nang sa ganon, uunahin ka rin niya at ibibigay niya rin yung mga pangangailangan mo sa araw-araw. Sa mga nanonood po, magtiwala po tayong palagi sa Ama. Mula po noon hanggang ngayon, wala po akong hiniling na hindi ibinigay ng Ama na para naman po sa makakabuti para sa aking pananampalataya. Lagi lang po tayo manghahawak sa ating tungkulin. Lagi po natin ipagpapauna yon dahil sa ganung bagay, nakakapagbigay po tayo ng kaluguran sa Ama at hindi niya po lilimutin yon. Saludo tayo sa mga teachers na patuloy na nagtuturo sa atin kahit na may mga problemang dumarating sa mundo. Higit sa lahat, isa si kapatid na Arnel Martin ang nagpatunay na sa lahat ng mga pagsubok na ating haharapin, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Naway patuloy tayong maging inspired today. Ako po si kapatid na Jam sa Kilayan, also known as Host Jam, giving a gentle reminder for us to continuously have a thirst for learning. And quitting should never be an option.
abangan ang iba pang inspiring stories dito sa CFO Today. Sa lahat ng mga guro, salute! Have you ever been a part of regional literary and visual arts? How does it look and feel like? Do you have any idea? Let's get to know more of it from our dear brethren from the district of Bacolod City, Negros Occidental. Hello po mga kapatid, kakatapos lang po namin ang pulong at ngayon papauwi na kami para sa aktibidad mamaya sa Literary and Visual Arts. See you po! Hello mga kapatid, nandito na po kami sa Talisay at Silay na terminal. Sasakay lang po kami ng jeep papunta sa Silay kasi dun yung venue sa Literary and Visual Arts. Sasakay na po kami ng jeep. Nandito na po kami sa venue ng Literary and Visual Arts Regional Award! Regional Award! Ayan, so ito na po ang entrance ng cafe. Ayan po, as you can see mga kapatid, it's very classy and sophisticated. Ayan po yung set up. Ayan. So nagsistart na po yung event mga kapatid natin. Ayan po mga host natin. Mamaya po, kami naman ng kapatid na Cherry ang sasali sa stage. Kasi mamaya pa po ang schedule namin. Ako po para sa PNK edition. Ako naman po para sa Buklod. Mukha lang pong Buklod pero kadiwa pa po. Mukha lang pong PNK pero kadiwa po. At dumating na po yung isa namin kasama is kapatid na Angel. Waiting lang po kami dahil ina-adjust pa po yung microphone. Ano po yan na po ay nagsisimula na po sa pag-drawing ng mga contestants. Let's take a peek. Ako po, enjoy the gradient of the coffee. Ito lang tayo sa next. Nagsisimula po na po sa presentation. Ayan po. Ito po next kay Cutie Boy. Magandang hands. Say hi! Say hi! The star struck siya sa ating camera girl. Teka pa, ito po. Thank you, Kuya Mat. Ayan po. Ito po yung dinijoin niyo po. Perips po. So, nagsisimula na po yung Literary and Visual Arts ng Buklod. So, ang ngayon ay para naman sa ating nasa kapisa na Buklod. So, tapos na kasi yung event namin. So, last dinner na po namin lahat dito. See you na lang po mamaya sa labas. Join po! So, ayun po mga kapatid. Tapos na po yung ating event ngayon. So, ngayon po, tatanungin natin yung mga kapatid natin sa loob kung ano yung na-feel nila nung tapos na yung program natin sa day 1. Ako po ay maligaya dahil po ang ating isinagawang aktibidad ay naging matagumpay. At ako po ay masaya rin dahil ang mga kapatid na may talento sa literary and visual arts ay patuloy po kong hinahasa ang kanilang mga talento para mag-iisa sa mga gawain sa ating iglesia. Sa loob ng iglesia. Thank you po! Napakaganda po sa pakiramdam na kay pagkaisa sa mga ganitong gawain. Lalong-lalo na po ay nakakatulong po kami sa pag-facilitate sa mga ganitong aktibidad at sa mga kasinglahan ng mga kapatid. Okay po. Thank you po, Kuya Matt! At dito na po nagtatapos ang aming vlog! Bye!
Thank you so much po, our dear brethren, for showing with us what is it like to be part of that activity. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga aktividad. Once again, I'm Sister Enzy Kuyo, and this is your story today. Break! What's up mga kabarikada? It's another day and it's another fun and exciting episode of CFO Today. This is again your quick break of entertainment. This is The Breaktertainment. At dahil ang taas ng energy ko ngayon, simulan natin ang inyong week sa isang live performance. Let's roll it! Ako po si kapatid na Lendly Cala, 18 years old, isa pong kadiwa, nakatala sa lokal ng Mangagoy, distrito ng Bislig City, Surigao del Sur. Ang tungkulin ko po sa loob ng iglesia ay isang mga awit, kalihim sa lokal at sa ilaw, at kasalukuyan din po ako nag-aaral sa pagkaguro sa pagsamba ng kabataan. PNK pa lang po ako ay sumasali na ako sa mga contest sa loob ng iglesia gaya ng SOFLA Family Edition. At nagpe-perform din po ako sa iba't ibang aktibidad na inilulunsad po ng pamamahala. At para kantayin po sa atin ng live ang INC Original Music na ako'y handa na sa tayo. Handa na nga ba ako? Wala ko sa distrito ng Bislig City, Surigao del Sur. Today is your day, Sister Lindley. Ako'y handa na sa tayo. Ako kaya, ala na kaya ako? Sa kami? Ay, na-joke. Hello, Sister Lindley! Hello po! Magandang hapon po! Ang taas ng energy, Ate Lindley, ha? Gustong-gusto ko yung ganyang kataas ng energy. Kamusta ba, Ate Lindley? Okay naman po, medyo kinakabahan, pero laban lang. Bakit kinakabahan? Is it your first time po ba na mag-perform ng live sa mga ganitong programs? Opo, first time ko po, kaya medyo nahihiya ako. Yeah, tatanggalin natin mamaya yung kaba mo na yan, Ate Lindley, dahil ipapagawa namin sa inyo, sa iyo, ang aming pong challenge dito sa Breaktertainment. But before that, may mga ilang questions lang kami sa iyo. Si Ate Lindley po ba ay kabilang sa anong kapisanan? Isa po akong kadiwa. Ay, kadiwa. Kaya naman pala ang kanta ay ako'y handa na sa tayo. Kaya ang tanong ko sa iyo, Ate Lindley, tuwing meron kami nagiging guest dito sa Breaktertainment, lagi namin tinatanong yung kadiwa kung siya ba ay
AK, available kadiwa, ibig sabihin you're single, or OK, occupied kadiwa ka na, ibig sabihin you're already in a relationship. AK or OK? AK po. AK. Parehas tayong AK. Ano ba? Sana naman, ano? Sana naman. Sana naman, Ate Lindley, diba? Maging handa na rin tayo. Dun, na-inspired kasi ako sa kinanta mo eh. Ba't mo yun ang kinanta mo? So, Ate, dito sa Breaktertainment Challenge namin, ay huhulaan mo lang, or kakantahin mo lang pala kako yung, ano, yung INC Regional Music na sasabihin namin. Sasabihin po namin yung title, and then kahit 1 to 2 lines lang po ng song, kakantahin niyo po siya. Okay po? Okay po. Ready ka na ba, Ate Lindley? Ready, ready na. Game na game sa Ate Lindley. So, here we go. Let's start. First INC Regional Music po is Nananalig. Ako'y kabataan hinirang sa tunay na bayan ng Diyos. Ama kami sa'yo, pari. Mahirap mang manakbay dito sa mundo, mananatili kami sa'yo. Yun po. Ako'y maghihintay sa iyong pagliligtas. Kaya ako'y maghihintay sa iyong pagliligtas. Yes, samahan mo po ako, Ama. Inaamin ko na sa mundong ito ay nahihirapan ako. Yun po. Yun po yun. Tanda ng pag-ibig ng Ama. Dahil sa laki ng kanilang pagmamahal sa atin, pati ang buhay nila ay handog kung kakailanganin. Ang galing! Ang dami na talagang alam ng INC Regional Music, Ate Lindley, ha? Ang galing. Ako, thank you po. Thank you so much, Ate Lindley, sa pagbabahagi mo po ng talento dito sa The Breaktertainment. And of course, birthday greetings muna tayo before po ako magpaalam. Happy, happy birthday po kay kapatid na Teresita Manday, ang aking pong loya. Day, happy birthday po. And of course, si kapatid na Christine Duldula mula po sa lokal ng San Roque. Happy birthday. And kay kapatid na Isaac Antonino, baby boy. Happy, happy birthday. Ayan, happy birthday po sa inyo lahat, mga kapatid. At sa lahat po ng mga kapatid na nagdiwang at magdiriwang ng kanila pong mga kaarawan. Mas marami po pong mga bago at magagandang mga INC Regional Music ang inyo pong mapapakinggan kung magpapatuloy po kayo sa pagtutok at panonood dito sa The Breaktertainment. And because it's Monday, muli ako po ang kapatid na Crucial Manday. See you again tomorrow, everyone! Stay safe! Bye! Share a quote that brings you peace of mind. Well, hindi to galing sa isang pamoso na tao na, but it came from my tatay. Lagi niya pong sinasabi sa amin na lagi kayong manalangin. At very talaga nakapagdulot sa akin yun ng peace of mind kasi pinapaalala lagi sa amin ng aming tatay that in every situation, mapamasaya man yan or any challenges na nararamdaman natin that we are encountering, lagi po tayong manalangin. So dapat kayo rin po, mga kasuya, for today, lagi tayong manalangin. Alright mga kasuya, for today, we'd love to really share those things po para po sa inyo. At syempre, gusto rin po namin marinig ang inyo pong mga thoughts on that. Kaya naman po, i-post at mag-comment po kayo sa ating mga social media accounts using our hashtag CFOtoday dahil kayo po ang bida sa programang ito. Happy viewing nga po pala kay nakapatid na Jawa San Pedro at sa lahat po ng mga nanunungkulan dyan po sa Overseas Mission Office. Alright, maraming salamat po. Once again, ako po ang kapatid na Haji Rieta. Ako po ang inyong main host this whole week at sama-sama po tayo to be inspired by Christian living here on CFO Today.